going in to the draft. Let's go. Actually, nakausap ko ang si Chester on NXP. And he shared to me na they are willing and they are prepared right now for the five-man ban. Bakit? Kasi meron silang mga certain teams na tina-target. Oh. Na, oh, there you go. Bago tayo mag-usap, okay, there you go. TikTok, habang TikTok muna. Ano? TikTok muna. TikTok habang ito, draft. Ito ang ritual ng NXP. Yes. Oo. Ritual exactly. Oo. Walang-walang ano, walang-walang, let's go NXP, wala. Oo, walang ganun. TikTok muna. Walang ano yung kamay in the middle, tapos let's go, wala. Matic yan, upload muna. Oo. Matic. Ayan na, ayan na. Di pa tapos, di pa tapos. Si Yowie ba yan? Si Yowie. Oo, si Yowie. Ayan, o, the TikTok lords. Oo. Ang tanong kasi dyan, sinong mas malupit mag-TikTok, si Yowie o si Rene J? Feeling ko Rene J ako eh. Naku, talaga? Oo. Feeling ko mas, alam mo yung... Feeling ko nahawa lang si Yowie. Oh, alam mo yung 500k nalit, feeling ko 400k doon, mga baby girls na nanonood kayo. Kay Rene J? Kay Yowie, boy. Ah, talaga? So, talaga? Di ko alam, ha? Di ko alam kung saan sinasabi mo, ha? Feeling ko mas sumikat lang si Yowie sa TikTok, no? Pero ako, Rene J, TikTok. Wow! Man. Pero alam mo, may tatapat ako kay Rene J sa TikTok. Ano? Si Iyakno talaga. Iyak naman nung ano, mga laban mo. Sabok ni Green. Oh, oh. Si Iyakno, silent lang, pero... TikTokers alam din yan. Alam mo yan eh. Mga TikTok. Oh, by the way, moving on guys. Kidding aside. Okay. NXP Solid actually shared to me that they're really prepared and they want the five-man ban. Kasi that's mas gusto right. nilang, alam nila na may mga certain teams na kaya nilang i-target ban. And I think isa dyan ang Aura PH. I think so too because Aura PH may mga identity na heroes sila, di ba? Yes, yes. Like Felicia on the Kufra. Uh-oh. Like, for example lang, 'di ba? Si JP on the Ling. Matic eh. Oo. So, napakadaling i-target and napakadaling ding hanapan ng lusot. Ang problema, NXP may mga similar na hero pool din sila. Definitely. You have the Kufra as well on their side. Rakart, eto na, ang unang pagbate, ang unang pick unang pagbate. Ng NXP. Yuzong is not open, Uranus. Atlas is open though. Mm, that's true. I think makuha. No, Uranus is or out. Or Khalid. I mean, Khalid. Oo, Khalid Matic yung Khalid na yan. Yeah. Either first pick ng NXP or first pick ng Aura PH yan for sure. There you Matic. Go. Matic! Called it. Good call, my good friend. Call. Good call. Khalid ni MB, ito actually yung naging main hero ng NXP after they won their their last series na napanalo nila. On the setup na meron ang NXP Solid. Rockart! Walk me through this. Nilabas na ulit. Thumbs and Joe. Actually, this is very good because... Etong show na to, flex din to kay Kiluwash. Oh. Di ba? Huh? Isang magandang flex din to, Renzio. By the way, KLVJ, gonna be subbed in for Renzio. Hindi natin napansin. Oo nga. Oh my glob. The king is not present. Where is KLVJ? Si Renzio ang maglalaro ngayon. This is something new from Aura PH. Ano yun? Interesting. Tams, teka lang, before we head into the draft, okay? Tams, nagulat ako dun. and Cho. So, yes. Flex coming in. Pero I think Tams na ang side lane eh. Kasi Renzio probably side lane Cho. Renzio can actually side lane nga eh. You know, that's the thing. Renzio is also known to play the Tams as well. So, what's gonna be the plan here? Mamaya, mag-uusapan natin yan as we are heading into the third pick here for Aura. I don't expect a carry anymore. Yeah. For NXP. Yeah, Ling is open, pero I think pinwear sa yun ng NXP. Alam ng NXP that the Ling is a possibility again for the Aura PH kasi they opened up with an Atlas plus a Yi Shuqin. In today's meta, Rockheart, ang safe ng ganitong opening mo. Totoo yan. Support, tank, and then, isang carry. Oo, no? I think that's very, very smart. Ginawa din yun kanina. Uh-oh. Obviously, I'm surprised by the Ling open though. I think, dapat iba na NXP yun. Respeto pa rin, no? For JP, no? Parang ang taas ng mastery ni JP doon sa Ling. Tipong kahit nakapikit siya, kaya niya siguro tapakan lahat ng pader eh. Oo. Kahit nakapikit siya eh. Pero ang duba ng NXP, lads, talagang pinapuwersa ng NXP na mag-Ling siya. Binibit. Interesting. Binibit. Pero ganito, Manjina, I give information drop lang. Oo. Yung mga recent na Ling games ni JP, uh-oh. I think it's not stellar kasi naalala ko parang may mga sinasabi si Shinbu doon eh. Uh-oh. I think sinasabi niya na medyo may konting, ang laki ng effect ng nerf. Sa Ling, JP. Ang laki talaga. Oo. Pero, man, I think, pag master mo ang isang hero, alam mo rin kung paano ka mag-adjust sa nerf. Oy, totoo yun. So, may ganon din sigurong factor na kinuha
dito ni JP, but we shall see kung ito nga ba ay bait pick para sa side ng NXP Solid. Out of PH now, banning the Hellcurt, respecting Rene J and respecting Chester. Also, ang taas nito, I like it. It's a good combo with the Mountain Shocker and the Fatal Lynx na meron ang Atlas. Yep. Classic to. Actually, medyo classic na to eh, di ba? So, we are looking for more, I would say, yung support talaga, yung support na hinahanap natin eh. Good thing na banned out din si Farsa, kundi ang sarap ng buhay ni Chester dito sa lineup yeah, na to. Yeah. No? Hilda is gonna be the one to be taken out here. Wow, I like it. Oh, ang ganda nung Hilda ban dito on Rafflesia. Tama ka. Pero again, Rafflesia can also play the Cho. So this Cho pick is so flexible. Nga, no? This Cho pick is so flexible for Aura PH. NXP Solid, they're now picking their poison, Rakard. Yep, here we go. So if you don't, they don't need to pick their carry right away. Yes. Pwede pa silang makipag-agawan dun sa support or sa, I don't know eh. I don't, this feel is, like the tank. This is smart drafting for Aura, I think. Kasi, ano eh, parang, na, parang ano eh, sinabi mo na marami silang options. Uh-huh. Ano eh, mas magagalamay nila, kumbaga. And now, mukhang alam na natin ang Rafflesia hero. Yep. Uh-oh. That's definitely gonna be a Rafflesia Basha. So, last pick ng Aura yung magiging carry nila, pinaka-carry nila. And I think expected na ng NXP itong Link. Unless may ibang carry. Ibang plano si, ano, si JP, excuse me, hindi lang isa hero yan. Madaming hero din nga yan. Eh. So, Carry Claude? Yun nga eh. Claude might look good here. Pero sobrang asa kayo sa Claude noon. Oo. I'm not really sure if a Claude is good against an Atlas eh. Pero ang maganda doon, dalawang Art of Tiberi ka lagi pag Atlas kalaban mo. Oo, with the perfect match eh. Oo. But what is the Chester hero here? Chester hero, good support. X-Bolt, Valier, there you go. Valier, Apoy. Okay. Apoy. Classic. This is simple ML. This is a good lineup actually for NXP. Balanced lineup yung ginawa nila, boy. Yeah, I like it. Lots of sustain. Ang ganda ng damage nyo, early game hanggang late game. Mm-hmm. Mayroon kayong pang counter go, at tanky pa kayo, tapos ang dami nyong mobility. This is so good. Basing on the lineup ng NXP ngayon, looking at it, kailangan ng Aura dito ng isang magandang carry kasi ako, bibigay ko na predictions ko, ang ganda ng lineup kailangan ng NXP. Kailangan nyo ng napakadulas na lineup kasi pag nagdikit-dikit yung Aura, grabe, imagine mo yung devastation. Oo. Claude! Good call, my friend. You called it right away and it makes so much sense. Ang problema, alam ng NXP yun. Alam ng NXP kung to. Hindi ka magliling, dalawa babagsakan mo, Kari or Claude. Yes. I think this is the reason why gustong-gusto ng NXP to kasi they know who to target. Yes. Huh? They know who to target. Ayaw na nila mag-deal with Lancelot, but given the situation, given the draft, Rakard, again, I will say na binoboto ko dito, game 1 sa draft, NXP Solid dahil simple lang eh, andali lang ma-execute ng win condition. Ikaw yes. ba? Ako, as much as I really like yung idea ng Aura PH to counteract and they're going for comfort picks again, hindi ko pa nakitang nag-succeed ng maayos yung Kagura. As much as si Greed, yung isa sa mga pinakamagandang mag-play ng Kagura dito. Ako din eh. NXP pa rin is well-balanced. Uh-oh. May clear na win condition, clear na direction. Yes. Parang ang maganda kasi sa lineup ng NXP, kahit magkamali ka ng onte, ang daling balikan. Uh-oh. Kasi madaling i-execute yung lineup nyo. Yes, so NXP for me as well is... Yeah. Okay. We're gonna have to wait and see. I really hope I'm proven wrong because yung lineup nito ng Aura is ngayon ko lang din medyo na... Yeah, let's see. Ngayon, interesting lineup for Aura PH. They want to go for the little skirmishes. Mm-hmm. Meanwhile, NXP Solid gusto ng 5-on-5 Royal Rumble. Yep. Lagi. Pag sinabi little... Sulit yung ano, yung Fatal Lynx. Ang meaning ng little skirmishes para sa mga audience natin is yung paisa-isa lang na laban. 1v1, 2v2, 3v3. There you go, Rakard. Walk us through the... Emblems, men, yung battle spell din. 5-man flickers para sa NXP. 5-man flicker for NXP. Sabay-sabay tayong mag-wombo-combo in the middle of the fight. There so, you go. Aura, ang alam mo yung win condition nila dito? Huwag silang magdikit-dikit. Oo. Yun talaga eh. Yun yun eh. I think feasible naman. Uh-oh, kasi feasible. Claude ano to eh? Claude Kagura. Oo. And Aura playing it safe right now, but that is the first blood. There you go. From the umbrella, coming in from Greed. MB with the movement. Tamang galaw agad, no? Yung mga side That's laners right. natin, Renjo and MB. Just agad. To secure the Leto Wanderer, Renjo getting it down. Wow! Gera agad, Gera Patani, boy! Gera Patani. And the combo with, sabi ko nga, Renjo,
TAMS talaga yan ever since, no? Oo. He's one of the best players as well for TAMS. Although, hindi lang siya nakakalaro masyado lately. Oo. I'm actually super surprised that he's in. So, malapit it's gonna be interesting, no? Malapit mag-beerpong yan, si Renjo. Beerpong? Ay, ay, iba yun, ha? Iba yun. Fun fact, naka-beerpong natin yan, si Renjo. There you go. So, for ano naman, for NXP Solid, I think, solid yung win condition nila na to keep H2O alive lang. Like, alam mo naman sa H2O, mainit na mainit yan. Mm-hmm. As long as he can get the items, as long as he can get the turtle buff, uh-huh. Nako, ang hirap counterin, lalo pag naka-Yisan Shin yan. At ang saya mag-Yisan Shin, lalo na pag nakapag-healing spray alam ka. Na, alam mo to. Ang lakas kasi nung lifesteal mo because nagki-crits. Yes. Doon, kapag ikaw ay makakalasit. But then again, nice stun. Coming in from, ang ganda ng tinulak. What? What? Para kang, ano, parang digi. Oh. Ginamit yung kagura ng parang digi. Hindi, parang ano, yung ano, parang Chou. Parang ginawang Chou, oo. Parang Way of the Dragon pabalik. Mas Chou. What? Kagura yung gamit niya, pero mala Chou yung mechanics. What? Sabi niya, this is freestyle. Freestyle Kagura. Freestyle Kagura, boy. Freestyle Kagura, okay, so, boy. Sabi ko sa iyo, agreed. He's one of the only decent Kagura players I've seen in the league right now. So, talagang pinapatunayan niya yun early on pa lang. NXP still holding solid though. They still have the chance to really scale here. Top lane, tsaka bot lane nila, hindi mamamatayan. Yes. Ang taas ng emphasis dito on the sustain, on the Khalid. Khalid can go toe-to-toe with TAMS. Tama ka, Rockheart. And again, Renny J with the X-Borg, he knows how to also play the Chou. Yes. That's why, pag alam mo kasi yung Chou, kabisado mo rin yung ano, kung kailan siya magkaka-knock up totoo at kung yan. Kailan wala. So, very, very similar sa totoo lang. So, we will have to go into a later part of the game kasi pantay na pantay ngayon ang gold ng NXP and Aura. Ayan, biglang nag-boost up into 7-4, 7-5. Walang super lamang pero map control looking like lumalamang starting to get hold ang NXP Solid around the turtle. Gusto makuha ni H2O itong buff na to. Oo nga, mas gusto nga nila to. H2O nakapwesto, kompleto ang buff nakuha niya. Art of Thievery mula kay JP ay hindi aabot. Man, look at the levels right now of the carries. Yes. H2O getting level 7 already. Meanwhile, JP level 5 pa lang. This is looking dangerous for Aura. Napakalaking discrepancy noon. Not to mention, they are also in a very hard skirmishing mode here against NXP. Ang maganda, sige Luwash, push naman ng push. So, malapit na matakedown yung top lane turret. Pero, ang problema din, yan. Yeah, nag-agree ako sa'yo. Mayroon silang nakukuwang lane. Uh-oh. Pero still, as long na buhay yung tore, I think lamang ka pa din eh kasi gusto mong mauna ka sa level. And the pack na ang taas ng vision control nyo mm-hmm. because of the Mountain Chakra. Kaya na-prepare sa ngayon si JP maging safe at mag-farm lang. Yes, level 6 versus level 8, JP. Oh, nako po. My grab. Pag naagaw pa yan, nako, napakalaking EXP din na mawawala doon. Muntikan pa. I think alam ni H2O yes. na muntikan alam pa. Na alam nakabantay niya. To doon sa timing ng orange buff. Nakita mo yun, hinumpulado na, tsaka siya nag-ulti eh. Hindi ito yung basta naka-cooldown gagamitin mo. Yung Mountain Chakra. Hindi ganun yung ginagawa niya ngayon eh. Binabantayan niya yung timings, yung buff, and syempre yung laban na most likely magaganap in a few moments, nag-iinit, naghahanap ng timing, and looks like napakababa ng HP ng Aura para tumuloy doon. Top lane will go down, Kiluwash nakuha pa rin ng gold, and NXP Solid ahead by 700 gold. Oh nga, man. NXP Solid using their ability, using the vision to control every objective that there is. Binansagan natin ang Aura PH, the king of stealing buffs. Yep. Pero with this Mountain Shocker, nanenegate ngayon yep. yung gustong gawin ng Aura na mabilis na galaw. May Baksha sila, may Kagura sila, mabilis dapat kayo sa mapa. Oo. Pero na-out, bilis kayo. Outbilis. Oo. That's the thing, you know? Outbilis. Outbilis. And ramdam mong hirap silang gumalaw because of the Mountain Shocker. As we can see right now though, NXP looks like naipit. Chester in the middle, very, very low on the Valier. Flame shot by Greed. Gonna get taken down. And Rene J and the rest of the team is still here getting ready for the turtle. Pero minus one sila ngayon, Kuya Man. Jean Chester, 10 seconds up. Oo nga, turtle na lang ang iniintay dito. Tignan natin kung pipersahin pa ba ito ng NXP Solid. Aram ng Aura na kulang sila. Papasok na si Renjo. Reflesha nandito na. Just doing Reflesha things. Nandito na ni si Kiluwash. Nako, Blazing Duet patay. Si paring Reflesha ngayon. MB buhay na-reset. Pa din. Na-reset pa yung turtle. Nice reset coming in
for the side of NXP. Mukhang napamalinang pasok ata dito ang Aura PH. Ladies and gents, mataas ang control and sustain na meron ang NXP. Solid at mukhang si-set up pa sila ng next turtle. Yep. Makikita si Greed dito, Kuya Rockhart. And makakabalik si H2. Oh, mamaya pagbalik, si Chester gonna be suffering a lot of damage. Greed gonna go down there by MB. Oh my glove, the mind games. Mind games, bro. The mind games, the chess game is real for Aura PH. Ang ganda sana ng pasok ni Baksha dito. But again, Rockhart, dito papasok yung sinabi mo. Ayaw ng Aura ng 5-on-5 Royal Rumble, which yes, is mas gusto ng NXP. Iwas talaga yun, no? Partida pa, yung NXP, 4-on-5 yung laban kanina. Exactly. Apat pa lang sila dun, wala pa ulan si Chester. Wala pa sila dun, di ba? Oh, 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 oh. So what is happening here and what is happening right now is controlled by NXP here on the turtle box. Oo oh, oh, nga, napakadali nito. Plus, meron pa silang Gauntless Fleet. Easy Bugatti Turtle para sa NXP. Solid Aura PH. Now, hirap na rin sila maging sa economy. It's mm-hmm, a good thing na they have control in the top lane kahit papano. But again, tabla yan eh. Tabla, so magkakatalo man tayo dito in the mid fight. We're now resetting for the next purple para sa NXP, pare. Yep, and so far so good here for NXP. Lamang sila ngayon ng almost 2,000 gold. And si Rafflesia medyo nang gigigil din. Gano'ng target here? Yawi ang makita niya with Greed. Kompletong combo. That was unfortunate from Yawi. Parang ang mahirap kasi dito pag kalaban mo yung Aura, hindi magagawa yung, I think yung signature move ni yes, Yawi. Yung yung tago bush technique. I think Aura is fully aware kung nasan si Yawi kanina pa. Yes. So with that clutch pick up for Aura PH, and nagkaroon ngayon ng onting kabagalan yung laban. That's right. Ang important ngayon is nakuha ni Chester yung Necklace of Durance and na-lock in na din ni JP ang kanyang Demon Hunter Sword. Oh. So baka magbago na ang laban na to. Depende kung sino ang mauna. Isang may damage na at isang pang anti-sustain. Yes. Against Renzio from the and back JP. Siya. But man, mahuli ata ulit si Awi dito. Grabe si JP dito. ML na ML, pare ko. Easy Bugatti, BMI. Grabe. Parang gigil ling mag-isa. Yung kulot niya parang ling. Tumulas. Oh. Oy, dodge. Raging Sandstorm out. In pala si MB dito, but JP with the Art of Divinity again. What? Meanwhile, Iluwash with the flanks. Oh no, Aura PH outplaying NXP. This is the champions, ladies and gentlemen. Nakita mo yung mga ganong bigla ang moves. Kung si Greed, ginawa niyang parang Cho yung Kagura. Si JP, ginawa niyang parang Ling yung Kloki Buddy. Ano ginagawa mo? Uy, Aura, mali yung hero yata ang inisip nyo. You're nakakatawa yun, no? Ganun yung nangyayari. They're oy playing like their own heroes. Yeah. Diba? And, man, ang interesting kasi dito, we all thought that NXP Solid was leading. Lamang talaga. Pero ang nangyari, Aura pa rin yung nagdikta ng tempo and risky yun na yung ginawa ni Claude. Super risky. Look at this. Like, a very aggressive Claude play. It's something you don't expect. Uh-huh. Pero at this point, ay, tapos na pala. Ito na yung after nun. Yeah, yeah. Yung after post that, nakuha pa rin nila yung kills na kailangan nila against YSS and yeah, against the Khalid. Yeah, and man, nung nakita natin yung replay, I like the response coming in from Killuash. No, hindi na siya nag-bother doon sa top lane na i-clear yung wave na yun. Which is usually, yun yung gagawin niya, di ba? Usually, split lang yun, magdamag eh. And that's what you get if you do risky plays eh. Your side laner needs to support you in any way possible. Umabot si Killuash doon, na-negate niya yung pwede counter go kay JP. Yes. And then with that, Aura PH with a snap, 2K gold lead. Which is, I think, the reason why nag-go yung NXP din doon. Kasi expect nila nasa top lang to eh. But anong ginagawa to bigla sa baba? Oo nga eh. Which is maybe they got caught by surprise. Yeah. And somehow naman, they still have control. Uh-oh. NXP are still here and they're God looking for targets. There you go. That's why the Claude loves units. Ano yun? Yung units ng perfect match. Yung perfect match. More no units, more money. More units, more money, more stacks. Glump. Okay. Si JP. Hindi ako nag-gets yun. Oh. Parang Ling talaga eh. Parang Ling. Tawag si Manchi. Nakakatuwa kasi panoodin eh, no? Explosive Claude kasi. Kasi alam mo yung hindi lang siya papasok basta. Oh, papasok siya, walang kasama. Nasa likod yung kampi niya. Tapos siya una. Siya yung una. Usually pag Claude ka, hintay ka ng hintay set. Hintay ka lang diba ng set ni ni Greed kung isang yin yung overturn. O kaya si Rafflesia man lang na dumive in. Gusto wala niya, eh. Siya una. Siya una eh. Oh my God. NXP though, they're still defending and top lane wow might be a problem. Ready, Jay? Very, very una low. Walang immortality. Una na naman dito si JP, BMI out. But there you go, tinapos na
ni Greed yung kill na yon as Team Out of PH. I like the rotations, man. 14 seconds left. Make that 10 on the Lord. Get the top lane and then set up for the Lord. Set up lang ng set up, and I think yun din yung gustong maging laban ng NXP dito. So right now, they are trying to accelerate. What they're doing right now is trying to accelerate, keeping H2O alive. Yun yung plano ni Chester dito. Kaya i-check nyo lahat ng bush para kay H2O. Para lang makabawi siya. Oo. Pero hindi. Oh, man. Greed. With the outlay. Nandito na naman si Mr. 5 Minutes. Stealing the orange buff. Uy! Oh my God. Ang hirap nun. Oh, that was so crucial. Ang crucial nun, Bobby Trix. This is now Aura PH. Dominating the late game. Pero may unting bawi si Rene J. Oo, Rene J, hindi pa rin sila papatigil naman. They have explosive damage. If they can scale until maybe 16 to 20 minutes nang hindi sila masyadong napupush, yeah, kayang mabawi to. Yeah, kasi in terms of late game, may damage pa rin ang NXP. Plus, again, man, may flicker sila. Yes. So they can definitely outplay. But I think Aura PH, kompleto din yung kit eh. Look at this. Five different battle spells. For Aura PH. Napaka. Ang ano nito ha? Ang lupit nito. It's so colorful. Revitalize, Purify, Flicker, Vengeance, Flame Shot. Parang parang Power Rangers, you know? May ganyang-ganyang kulay. May ganyang-ganyang kulay. May ganitong formula na nabuo bigla ang Aura PH. Interesting. Ang interesting nun, they have a counter in every move na gagawin ng NXP. May healing ka, pag sumugod naman sobra, may tulak ka, kapag sumugod ulit sila ng sobra, tapos may Flicker Vengeance ka. Lahat to counter battle spells eh. And healing. Oo, that's a big deal, no? So we are here for a defense. Sabi ng NXP, todo defense muna tayo, and Aura, they are looking for ways to get inside. Pero syempre, like yesterday, hindi din ganun kadali pasukin ng NXP. Totoo. They need, Aura PH needs to wait for that Lord. Yes. Bago sila mag-go-go. Yes. At isa din ang NXP sa mga well-known teams na magaling mag-synchronize ng mga skills. Tama. They know kapag may papasok na isa, sunod-sunod na kagad ang follow-up. Minsan nga, pipikit ka na lang, tapos na yung clash. So, kailangan mag-ingat dito pa rin ng Aura PH. Yeah, Aura PH, we are looking for more ways. So, I think, alam naman na NXP, naghahanap itong mga to eh. Naghahanap itong mga to eh. So, hindi muna tayo mag-check ng bush. Uh-oh. Hindi muna tayo lalabas ng base. Although, i-concede natin na naman yung buff, which is, I think, ang tagal nang walang orange yata ni H2O ni dito. H2O. Which is, pinaprioritize ng Aura. Yeah. Ang hirap makagalaw nun. Yeah. And speaking of the matchup of JP versus H2O, yung Claude is, of course, kapag lamang ka ng item against sa Yi Shunshin, malambot din ang Yi Shunshin. Yi Shunshin is actually really easy to... Pero, the good thing is, si Chester, naka-Yi Shunshin, naka-YSS duty siya ngayon, no? Oo. Pure bodyguard duty. Bodyguard ng sobra. Just searing torrent mo lang, tulak mo lang kung sino ang lalapit. But this is a Claude that we're talking about. I think, may hirapan ng Yi Shunshin lumapit. Kailangan ni H2O ma-burst yung Claude. Kasi kapag hindi, malulugi siya sa ano... sa trade ng normal hits. Yun nga eh. Kapag full stacks yung Art of Davery kasi masakit eh. Oh, ang problem sa Yi Shunshin, kailangan niya lumapit para mag-crit. Hampas. Eh. Oo. Si Claude, kahit malayo, Demon Hunter Sword proc yung proc. Hinahanap niya. Oo. So, burst ang kailangan ni H2O dito to get JP. And maximum. JP is playing the time, having a great time talaga dito, Rockard. Ang laki ng difference ni JP from last week, no? Medyo nabibehind siya. Napapakery sila kay LVJ. Ngayon, si JP naman, gigil na gigil. Yes. And I think maybe na-realize niya yun. And again, props kung to Coach Arcadia for a big change in the way the player plays. Kakaiba to. Discipline right now ang nangyayari dito sa Aura PH. They're waiting for the second Lord. They're clearing everything out. Tingnan mo, pati yung Lito Wanderer sinisave. Tama. Oo. Interesting. Ang tagal niya hinhold, no? Oo, hinhold. Para pag nag-lord, pag may namula ready na isa. Yeah. Oo. Game, 20 seconds. Like, we have 25 seconds on the next lord. And siguro sumisigaw na si Boss Yolo dito, no? Oo. Sisigaw, guys! Tingin sa Lord. Tingin sa Lord, because this is gonna be very important. Pag nakuha nila to, this might be the push. The final push. And mind you, this is a level 2 Lord. This is the charging Lord. Ladies and gents, 7 seconds left. Both of the teams setting up. Ito ang Lord Chacha. Ito ang Lord Chacha. Mind you, may purple na up ah. So pwedeng hindi na ata kailangan ng Blazing 2 Wit na naman. Parang si JP. Grabe JP, daddy!
The Daddy JP is in the house. Ba't ganun? Wow! Walang makakapigil. Psycho lang pala yung Lord. Debated mula dito sa Aura PH. NXP, basag ang mga tore nila. MB, sinusubukan niya yung best niya with the Desert Tornado. Pero nandito si Rinjo. Kinagat ni Kuya Renjo. Gigil na gigil. Bait lang pala yung Lord. It's a bait. Ako nagulat eh. Bakit pumasok bigla si JP sa tatlo? Oo, I think they were fully aware na nagsiset up yung NXP Solid. Play naman dyan, oo. Oo, nagset up sila, and then biglang ginulat ni JP ng ganun. Kasi ako, that's a normal call, right? Uh-oh. You know that the enemy is going for the Lord, you need to send at least two people to scout. Yes. Which is, I think, tinake advantage that, ng aura yeah, that na hindi Chester. Pa sila nakaposisyon. Yeah. Nandun si Chester, nandun si Yowie, nandun sila lahat eh. And man, they fall into the trap. It's a trap. Nahuli kayo sa aking trap, NXP. Killing spree para kay Kuya Renjo. At ini fatal links. Pero Chester, nasa na yung pagbawi dito? Mabubuhay ba ulit si Raplesha? Oo, dahil may immortality. Kiluwas lang ang mamamatay. Pero man, here comes the Lord in the mid lane. Anong klaseng depensa ngayon? Paano mananalo ang NXP yes. ngayon dito, Rockhart? 4v4 to. Ang the only way they'll win this is if they can clear top na inbot agad para walang magulo. Para maka-focus sila sa mid. Oo. No? Yun lang yung way na nakabawi sila. Pero right now, bot lane, kinatrabaho na agad ni Grid mag-isa. Big Daddy Grid! Kasama dito si Big Daddy JP. JP once again going in for Blazing 2 win. NXP matatalo. Aura PH ang panalo. 1-0. Wow! Ang bilis na na. Outstanding performance from the champions, pare. I know, the champions are really showing us kung bakit sila champion and although medyo, hindi ko alam, parang medyo down sila tingnan. Or some